Collagen, yun yung role niya sa katawan. Pero syempre, kailangan enough yung level niya. So, you have to be consistent sa pagtitake, sa pagsusupplement ng collagen sa katawan mo para in the long run, makitaan mo siya ng effect. Welcome back to our channel. For today's video, guys, gusto kong magbigay ng update doon sa most viewed na video natin, which is yung frozen collagen. Sobrang daming tanong, guys, sa frozen collagen. Kung pwede ba to sa ganito, kung pwede ba to sa ganyan, kung nakakaputi ba talaga, kung ano yung naging effect, and kung ano yung update mula sa akin. So now, guys, kumuha ako ng mga frequently asked questions. Actually, sobrang dami. Kaso, feeling ko, itong mga question na pinick ko is ma-answer ko na yung mga ibang tanong in general. So, ito yung mga tanong. Actually, guys, nilista ko siya para hindi tayo mawala and para masagot natin lahat ng katanungan. And nag-research din ako, guys, para hindi naman mali-mali yung mga binibigay kong information sa inyo, ba? Diba? Hindi lang sarili kong opinion, pero talagang kung ano yung sinabi ng mga expert, ba? Diba? So, without further ado, let's go to the first question. So, ang unang tanong, guys, is pwede bang inumin kahit nagko-contraceptives or injectable or pills? Ang sagot, guys, is yes, pwedeng-pwede siyang inumin. Follow-up question, nakaka-apekto ba siya sa pagtitake ng contraceptives? Ang sagot, yes, may effect siya, guys. Pero hindi siya yung effect na nakaka-risk siya sa pregnancy. But ito yung effect na kasi 'di ba kapag iinom ka ng collagen, kailangan mong sabayan ng vitamin C for better absorption. So kasi yung collagen in general hindi siya makaka-affect doon sa contraceptive, hindi siya makakapag risk ng pregnancy, but yung vitamin C ang makaka-affect doon sa iniinom mong contraceptive. How? Too much or excessive vitamin C can worsen the effect of estrogen in our body. Anong ibig sabihin nun? So, pwede niyang madagdagan yung mga side effect na nafe-feel mo kapag ka, sobra-sobra yung estrogen mo sa katawan, di ba? Kapag nagtitake ka ng, ng contraceptive, like nausea, vomiting, headache, ayun, or bloating. So, yun yung magiging effect niya. Kapag ka nagtitake ka ng collagen na sinasabayan mo ng vitamin C, yun yung magiging effect niya kapag ka nag-contraceptive ka. So, next question, pwede po ba sa breastfeeding? Ang sagot, guys, is yes. Pwedeng-pwede daw siya sa mga breastfeeding moms. How? Kasi during pregnancy and breastfeeding, pwedeng yung bones mo is maging brittle, bone density mo is nako-compromise siya. So, in the latter part, pwede kang mag-develop ng osteoporosis. Ang kagandahan, guys, kapag ka nagtitake ka ng... Sorry. Ang kagandahan, guys, kapag ka nagtitake ka ng collagen is... ang effect kasi ng collagen sa ating katawan is sinihelp ka niya to sleep well, sa immunity mo, and also it can help dun sa pag-recover mo from delivery, mas lalo na kapag ka may tahi ka. So, yun yung magiging benefit ng collagen sa'yo kapag ka, after mo pregnancy or nagbe-breastfeeding ka. And also, nakaka-help din siya para ma-strengthen yung mga bones mo. So, later in life,
mas marireduce yung risk mo na mag-develop ng osteoporosis. So, yeah guys, pwede siya sa mga breastfeeding moms. So, next question guys, ito yung may pinakamarami akong question na nakita. Kung nakakatanggal daw ba siya ng scar? Definitely guys, ang collagen, it can help in regenerating, restoring, and create new skin. Mas lalo na kapag ka, may scar ka. Kasi, di ba, ang collagen, normally, yung immunity natin, ginagamit niya ang collagen para ma-restore yung ating nasirang skin to generate new skin cells. Kaya, yes guys, nakakatanggal siya ng scar. Pero, compliance or consistency is the key. Hindi naman pwedeng mag-take ka ng collagen for 1 month and then in-expect mo yung sugat mo o yung scar mo is mawawala na, or in-expect mo na at that short period of time is, alam mo yon, makakakita ka na ng malaking difference. No guys, kasi normally talaga ang collagen, yun yung role niya sa katawan. Pero syempre, kailangan enough yung level niya. So, you have to be consistent sa pag-take, sa pag-supplement ng collagen sa katawan mo para in the long run, makitaan mo siya ng effect. Next guys, na question is, paano malaman if fake or not yung collagen or yung frozen collagen na nabili nyo? So guys, sinasabi ko sa inyo na lagi kayong mag-check dun sa store kung yung mga binibenta ba niya is mga legit. Syempre, most probably kung mga legit yung mga binibenta niya, yung frozen collagen niya dun is sure na legit din. Pero kapag kayong shop na pinuntahan nyo is puro mga fake yung mga binibenta niya, syempre, magduda ka na doon. Pero may isa kong test na nakita online kung paano i-check yung frozen collagen kung legit ba siya or not. So, kailangan nyo kumuha ng first. Hindi ko nagagawin dito guys ha, kasi sure naman ako na yung frozen collagen na tinitake ko is legit siya. And yung shop nito, ililive ko ulit down on the description box. Same lang yung pinagbilhan ko guys. Actually kasi kumuha ko ng 3, kaya up until now, old packaging pa rin yung nasa akin. Pero I think magbabago sila ng packaging. So balik tayo dun sa test. Yung test guys na ginawa is kumuha ka ng betadine solution and then half na baso ng tubig. So, dun sa betadine, dun sa half na baso ng tubig, kailangan mong maglagay ng 2 to 3 drops of yung betadine solution. So, kapag kakumulay na yung isang basong tubig, kunin mo yung isang capsule ng collagen mo. Hindi yung buong capsule yung isushot mo dun sa tubig, guys, ha? Kailangan mong i-open yung capsule and then yung powder part niya, yun yung ilalagay mo doon sa isang basong tubig. And then, dapat ang maging result niya is yung betadine solution na ginawa mo with isang basong tubig or half na baso ng tubig is maging from brownish color, dapat maging clear siya. Kasi itong frozen collagen guys, meron siyang glutathione property na yun yung magpapaputi doon sa mixture na ginawa mo. So, isa yon sa mga way para malaman mo if fake or not yung nabili mong frozen collagen. So, yeah. Yun guys. Next question. Nakakaputi ba talaga yung frozen gluta? So, guys. Ito, sinabi ko naman doon sa first video ko, ha. Yung skin ko kasi, genetically, hindi siya fair, pero above kami doon sa medium complexion. So, as you can see, ano siya, morena na mas maputi. Parang ganon. Pero hindi naman yung OA na puti. Ganon yung skin color namin sa family. And ako kasi, madali akong umitim. Siyempre kapag ka naaraw, madaling mag-change yung color ng balat ko. Pero madali din siyang bumawi. I mean, madali lang din siyang pumuti talaga. Kaya ako, hindi ako nag-take ng mga glutathione na pure, ganyan. Pero kung in-expect nyo na si frozen gluta is mapapaputi kayo, guys,
300 milligram lang kasi yung glutathione property dito sa frozen collagen. Mas mataas talaga yung collagen content niya. So, I suggest na kung ang target nyo talaga in taking frozen collagen is ang magpaputi, meron silang glutathione lang talaga. I think yun yung dapat nyong i-take para yung target nyo na pagpapaputi, yun yung masolusyonan niya. Kasi yung collagen, guys, more on overall collagen production ng body eh. Like, yung for immunity, for skincare, yun eh. Pero kapag kayong pampaputi, more on mag-focus kayo sa mga product na glutathione talaga. And isa pang masasuggest ko, guys, na pampaputi, madami kasi akong nakikita na very effective sa kanila yung Luxcent na glutathione. So, 1-2 ata yun per capsule, ay per ganyan, 60 or 90 na yung laman nun, 90 capsule, parang ganyan. So, yung Luxcent. Maraming nagbebenta nun online, pero syempre make sure na legit yung na bibilhan nyo. So, yun guys, sana nasagot ko yung tanong nyo kung nakakaputi ba yung frozen collagen. And then, ito na nga guys, lipat na tayo sa update ng frozen collagen sa akin. Personally, ito yung mga personal na na-experience ko in using frozen collagen. So, nagtitake ako ng frozen collagen for 3 months now. Long tagal na. September, October, November, December. Magti-3 months na akong nagtitake ng frozen collagen. And so far, so good. Gustong-gusto ko yung effect ng frozen collagen sa akin. Most especially sa pagtulog. Ako kasi guys, lately, dahil sa pag-i-edit, dahil sa pag-video, medyo very late na akong natutulog. Siguro mga 12, 1, ganyan. And then, syempre, kailangan kong pumasok sa morning. So, kailangan kong gumising ng mga 6, ganyan. Or kailangan kong bihisan pa yung anak ko. So, parang di enough yung sleep ko. Kasi parang 6 hours lang yung tulog ko, ganyan, buong gabi. Pero, no, pag nagtitake ako ng collagen, ng frozen collagen, feeling ko, guys, kompleto yung tulog ko. Kasi, sobrang sarap ng tulog ko. Para kong nakompleto yung 8 hours of sleep kapag ka nakainom ako ng collagen before I sleep. So, okay na okay pa rin, guys, yung effect ng collagen sa aking pagtulog. So, next is yung sa complexion. Guys, ito na naman ha, sinasabi ko sa inyo na yung skin ko talaga is above yung medium complexion. Kaya, sa pagpapapute, wala akong problema. Feeling ko naman sa frozen collagen, nakakatulong din siya para bumalik agad yung aking skin color kapag ka naarawan ako or kapag ka na-expose ako sa, wait, hindi ako nagpo-focus na naman, besi, nawala ako. Ayun, kapag ka na-expose ako sa sunlight, feeling ko nakakatulong talaga siya para ma-restore or maibalik yung aking complexion. And next sa bowel movement, guys, wala akong masabi. 3 months na akong free from constipation. Diba nasabi ko ata sa inyo sa first video natin na constipated akong tao. So, sorry TMI. Constipated akong tao. Pero simula nung nag-take ako ng frozen collagen, ang ganda ng bowel movement ko. Kaya, thumbs up pa rin siya sa akin. Next is yung sa weight loss. Grabe guys, every time na magme-meeting kami, monthly, yung boss ko at saka yung mga counterpart ko sa work, lagi nilang sinasabi, parang pumayat ka, parang pumayat ka. Ako naman, hindi ko yung tinitake seriously kasi akin naman, okay lang sa akin yung ano ko ngayon. I don't mind kung mataba ako. Though gusto kong bumalik from aking pre-pregnancy weight or look. Pero okay lang sa akin ngayon kung medyo chubby-chubby ako, ganyan. Pero lagi nilang sinasabi sa akin na pumayat ka, ganyan. So, feeling ko nakikita nila yung result ng frozen collagen sa katawan ko. Kaya nila nasasabi yun. And may one time pa sinabi, uy, Mami Ace, parang nagiging blooming ka lalo. Parang sa akin na
na-appreciate ko yun, guys. Ha? Kasi, diba, feeling ko, yung mga tinitake ko, yung mga effort ko in maintaining or taking care of my skin is na-appreciate din ng ibang tao. So, yeah. In weight loss, frozen collagen, thank you! And, pimple control, guys. Simula nung nag-take ako ng frozen collagen, and yung ginagamit kong skincare sa mukha ko, hindi na ako nagkakaroon ng sobrang lalaking cystic acne. As in, nagkakaroon man ako, pero paisa-isa, and hindi na siya OA na sobrang ang lalaki niya talaga, and then pag hinawakan mo, sobrang ang init nung, ano ba yun? Yung sa paligid niya, kasi syempre, masakit eh. Masakit yung cystic acne, diba? May nana, ganun yun. Pero, simula nung nag-take ako ng frozen collagen and yung skincare na ginagamit ko, hindi na ako naka-experience ng OA na breakout. Kung meron man tumutubo, pa isa-isa lang and agad-agad din nawawala. So, yeah. Thank you. For acne control, thank you, frozen collagen. Yeah, yun lang. I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo about sa frozen collagen. If meron pa kayong, if meron pang bumabagabag sa inyo, please leave it down below sa comment section and I will try my best na sagutin lahat yon. And yeah, yun lang. So, sana nakatulong itong video na to kung nag-iisip kayong mag-try ng frozen collagen. As early as now, I'm in my mid-20s. 20-chorba, ganyan. Pero, I make sure na gusto kong alagaan na yung aking skin kapag para magpasalamat naman yung 40-year-old self ko sa akin in the future, diba? Na inalagaan ko yung skin ko now. Nag-start na ako now. So, yeah, yun lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!